tayo ay magte-test ng mga sumusunod na earrings. So, bakit nga ba sinasuggest ni Prof na mag-vampiric earring tayo sa dungeon? Okay? So, sa test na to, hindi ako magdadala ng HP potion. Okay? Wala tayong HP potion para mas ma-highlight natin yung kahalagahan ng lifesteal sa isang dungeon. Okay? So, meron ako dito isang vampiric earring plus 7, defensive earring plus 7, at isang earring of guard plus 7. Paano natin gagawin ang test na to? Gagawin natin, ilalock natin yung earring of guard at sa buong set natin, ang magbabago lang ay si vampiric earring at saka si defensive earring plus 7 with CU10 silang pareho. So, ang tawag natin dyan, controlled variable. Yan. Para pa tayo nagkaroon ng science class. Pag nagagawa tayo ng experiment, para hindi magulo, alam natin kung alin ang nagpapaganda o nagpapasama sa kanyang effect. Kailangan, isa-isa lang ang ating kakanggalin. Okay? Ayan, si vampiric earring and defensive earring. So, saan ba tayo mag-test? Mag-eka na lang muna siguro tayo. Ayan, meron tayong dalawang pirasong eka dito. So, vampiric earring works very well kapag mas madami yung mobs na tatamaan natin. Kasi, kada mobs na tinamaan natin, mag-take effect yung ating lifesteal. Okay? So, vampiric earring, let's go. Punta na tayo dito. So, first, ang ating unang kalahok ay si defensive earring plus 7 CU10. Tignan natin ang kanyang epekto. Hindi ako maglalagay ng GM buff o kung ano-ano mang buffs, ha. Normal lang. Puro pang dark mage lang. Wala din tayong yan, wala lahat. Okay, let's go. Take note, ang test na to is more on PvE, okay? Dungeon. A few moments later. Ayan, dito mga ka-TSC, medyo kailangan na tayong mag-observe kung may effect ba dito yung pag masakit na yung mga kalaban. Ano? Mag-BM to tayo. Magamit muna tayo ng defensive buff natin, syempre. So, sa ngayon, ang suot natin ay defensive earring plus 7 with CU10. So, tignan natin yung effect pagkatapos ng ating mga defensive buff. Mapapansin nyo na okay pa rin naman kasi dun sa ating CU10, meron namang lifesteal doon. Ano? Makikita natin sa bandang baba, 7 plus 7. Diba? Tignan natin pag mas masakit na yung kalaban kung sino ang mas makakasol. Ito naman mga ka-TNC, effect din ito ng mataas. No? Dahil mataas ang ating HP absorb percent. Kaya nakaka-survive tayo kahit walang HP packs. So, gagamitin ko ulit yung defensive buff natin bago tayo mag-DM3. Na tayo. Tignan natin kung after ng defensive buff. So medyo napapansin nyo ba na hindi niya nababalik yung life natin? Diba? Hindi niya ganoon nababalik ang life natin kasi napakaliit ng ating HP, steal per hit percentage. Tapusin natin yung one run na to. Ayan. So, namatay siya. Diba? Namatay siya mga ka-TSC. And then, next run, gamitin naman natin yung Vampiric Earring plus 7 na may CU 10 din. Check natin, labanan din natin ng konti si Tempus. Maganda lang. Mas litaw ang ating comparison. Para kay Tempus, mag-BM to tayo ha. BM to tayo dito kay Tempus. Ay, Tempus. Tyrant pala, sorry. Tyrant.
Prof, may ask ka pa dyan. Meron pa tayo, meron pa. Taglit lang ha, mamaya natin sagutin yung paano magpataas ng AP, Prof. Pero new version, Rico, punta ka sa YouTube channel ko, TSC Game Center. Marami ka matututunan doon. Ayan, namatay na naman. So let's exit na dito mga ka-TSC. Mag-PSP lang muna tayo saglit. And we will use Vampiric Earrings naman. A few moments later. Okay, this time mga ka-TSC, mag-wave 6 pa rin tayo. Wala pa rin tayong HP pots. Ayan, para lang malinaw. Ang binago lang natin sa ating item ay kanina ginamit natin si Defensive Earring plus 7. This time, ang gagamitin naman natin ay si Vampiric Earring plus 7. Also, parehong si Yuten. Okay? So, papakita lang natin dito kung bakit mas sinasuggest natin ang Vampiric Earring sa dungeon. Especially sa mga magic class. Kung napanood nyo kanina yung ating comparison dun sa Defensive Earring plus 7, medyo nakikita nyo na yung pinopoint out ko dito. Hindi ako gumagamit ng defensive buff or skills. Pero mas nakaka-survive yung naka-Vampiric Earring plus 7. Ayan, hindi ko na rin BM3. Na? Alam naman natin na kapag nag-BM3 ka, may dagdag na stats yan. Pero yung Defensive Earring plus 7 kanina na may CU10, muntik nang mamatay dito sa part na to. Ito, nakikita nyo, pabalik-balik lang yung life natin. Ito yung power ng lifesteal. So this time, gagamitin ko lang yung defensive buff natin kasi antayin muna natin lumabas yung mga mobs. Okay, tignan natin dito yung kanina, di ba? Namatay tayo. Naalala nyo, kanina namatay yung ating character sa part na to. So mag-BM3 na rin tayo para parehong naka-BM3. Ayan, wala. Pareho nang walang defensive buff, di ba? O anong na-observe nyo mga ka-TSC? Dun sa mga nanonood kanina pa sa ating testing, na? Ano ang inyong masasabi? Tama ba na i-suggest ni TSC Game Center ang Vampiric Earring sa dungeon o ang Defensive Earring plus 7? Siyempre, mamaya after ng testing part na to, meron pa rin tayong situational. No? Bakit? Kailan natin magandang gamitin si ganito at kailan naman si ganyan? Okay? Kasi dito sa kaban, wala namang item na perfect na applicable sa lahat ng bagay. Kumbaga, kailangan mo pa rin malaman kung alin ang tamang gamitin sa bawat sitwasyon. Tignan din natin, labanan natin si Tyrant dito. BM2 din, kamukha ng ginawa natin kanina. Napapansin nyo yung life natin, 2,000 plus na lang. Check natin kung mas makakatagal siya. Ayan, so pareho lang din naman sila namatay. Ang medyo hindi lang fair kasi kanina, nung nilabanan natin si Tyrant, full HP tayo. So, ano yung takeaway natin sa ating tutorial? Ganito ang aking ginagawa, mga ka-TSC. Kasi, ang Vampiric Earring, kapag wala kang mobs na tinatamaan, o kaya isa lang yung mob na tinatamaan mo, kahit mataas yung lifesteal mo, medyo mahina yung balik ng HP. Okay? So, what more kung hindi ka tumitira? Kapag hindi ka tumitira, hindi ideal na magsuot ng Vampiric Earring. Ano ang dapat natin gawin? Example, from one boss to another boss, kailangan mo maglakad. Nagbabaon tayo ng, pwede tayo magbaon ng Earring of Guard plus 9 o kaya Defensive Earring plus 6. Ganun. So habang tayo naglalakad papunta sa destination, papalitan natin yung ating Vampiric Earring ng Earring of Guard plus 9. Bakit? Kasi may defense yun, meron din yung evasion. No? Yan. May defense right, meron din siyang evasion. Tapos, once na lalabanan mo na yung boss o yung mga, may mga mobs ka na pwedeng pagkuhanan ng HP, i-activate mo na or i-equip mo na yung iyong Vampiric Earring. No? So, yun lang ang disadvantage talaga. No?
Yun ang disadvantage naman ng vampiric earring. Kasi ang mga vampiric earring, ang bigay lang niya ay max HP steal per hit, MP steal per hit, HP at MP. Doon siya nalulugi. Pero kung survivability sa mga dungeon ang pag-uusapan, lalo na kung may CU na din ang vampiric earring. Ayun, no? Kasi magkaka HP defense pa din kapag may CU na siya. Para sa akin, the best option pa rin ang vampiric earring, especially sa mga magicians. Another weakness ni vampiric earring kapag ikaw ay nasa PvP o kaya ikaw ay nasa Nation 1, halos walang silbi. Halos walang epekto yung lifesteal natin. Kung nag-enjoy ka o may natutunan sa ating video, ay mag-like and subscribe ka naman! At syempre, huwag niyong kakalimutan na suportahan ang pinakabagong channel ni Prof. TSC, ang TSC Adventures. Maraming salamat at kita-kits ulit sa susunod na video. Paalam!